Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid sa JCLG at sa iba't ibang mga churches. At minsan pa, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito ang inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna po. So, good evening po. At nawa po tayong lahat ay nasa maganda kalagayan. At ang Diyos ating paglilingkuran ay Diyos ng pagpapala, Diyos ng pag-iingat, Diyos ng kagalingan, at Diyos ng katagumpayan. Kaya purihin ang Panginoon sa loob po na ilang sadali tayo po ay magpapasimula na. No? At purihin ang Panginoon. Alright, let's start na po para makarami tayo. At very interesting po itong topic natin na papanahon sapagkat ngayon ay Undras. Alam niyo nung bata pa kami, ang tawag yung undras eh. Undas. Hindi undas. Naging undas. Ano ba tama? Sa Maynila ba undas? Hindi. Hindi na. Nung talaga, ano undras talaga. Undas. Ngayon, naging undas. Ano? Ewan ko kung ano man yun. Basta ito yung siya tawag na araw ng mga patay. Ano? Na lalo na sa Amerika, sinaselebrate po itong panahon na ganito. Yung tinatawag na Halloween, ano, tatamaan po natin yan. Tatamaan natin yan. Tatamaan natin yan. So, purihin ang Panginoon and let's go. Ayun na po. Let's pray. At salamat sa ating pong matagal ng kaibiga kay Pastor Luis Baldomaro na nagpahiram po sa atin itong kanyang anointed song kahit hindi ko pala pagpapaalam. Ang tagal na, ito na yung ating team song, ang tagal-tagal na, ano, hindi ko pa nagpapaalam sa kanya, eh, mabait na natata na pastor yun. Kaya, purihin ang Panginoon. So, praise God, at walang magagawa, paborito po natin ang awit na ito, eh, ano, ikaw ang aking buhay, tsaka yung kasama natin ang Diyos. So, let's pray mga kapatid, undress nga po, tama ako. Yeah, sabi ni Heaven on Earth, undress nga po. Oo nga, naging ano eh, ano? Sir Cielo, naging undas eh. Ngayon, undas na. Maraming nababago sa, ano eh, sa vocabulario eh, no? Kaya, praise God. Noon, pag tinawag ng mga matanda, bata, ano? Oo, mag-undress na. Ano? Ako, tuwan-tuwa na kami magkapatid kasi makakabuo na naman kami ng kandila, no? Yung kandila, kinukuha namin sa mga nicho, tapos ay nakakaipong kami, ganyang gasing, ganyang kalaki, laki ng bola, no? Ng baseball. Palaki yan kami ng bola ng kandila. Yung lola ko naman, nag-iipon din na ganon, tapos maroon siya gumawa ng kandila. No, nilalagyan ng string, niluluto niya, meron na siyang malaking kandila, yung lola ko. Kaya, praise God. So, nakagis na natin yung naglalagay ng kandila, pero wala naman yun, ano, may kandila o wala. Basta, tradisyon natin yun. Wala naman masama sa tradisyon, huwag mo lang gagawing doktrina na kasama ng Biblia. Dahil babanggain yan ang Bible at mas mataas ang Biblia kaysa anumang tradisyon. At ang mga Hudyo, ni-rebuke ni Jesus, sinabi niya, ang inyong tradisyon ang nagiging dahilan. Ano? Yung nagiging dahilan kung bakit hindi malabo sa kanila, hindi nila ma-accept si Jesus as their Messiah at wala silang kapahayagan ng Diyos. Kasi sumasapaw yung tradisyon ng mga Hudyo noong panahon na yon, under Judaism na religion. And they rejected the Lord Jesus Christ as their Messiah. As isang nakakadlang sa revelation knowledge sa kanila ay yung tinatawag na tradisyon. Ano? Hindi naman masama ang tradisyon, basta kailangan lang ay huwag babangga sa Biblia. Or huwag sasapawan ang Bible. Bible ang full authority po natin. Ang final authority is the Bible. No? Pag wala sa Bible, hindi pwedeng tanggapin. Ano? Kagaya ng tradisyon natin na tradisyon ng araw na
Nakagawian din yun, yung mga patay nating mga mahal sa buhay, no? Yung dumadalaw daw, pag namatay, wala pang 40 days, kaya nasa mundo pa yung kaluluwa, dadalaw-dalaw. Yeah, tatalakayin po natin yan ngayong gabi. Totoo ba yun? Eh, naging ano niya, paniniwala na matatanda nung unang panahon, naging bahagi ng tradisyon. So, sagot po dyan, hindi totoo yun. So, binabangganan ang salita ng Diyos sa Bible. So, let's pray, mga kapatid. Heavenly Father, we ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maunawaan namin malalim na bagay na sasabihin mo sa bawat isa sa amin. And we thank God, the Holy Spirit, na siya pong aming teacher. Every time we study your word sa live stream, kasama namin ang Holy Spirit, hindi kami pinababayaan. Siya ang nagtuturo sa amin using the mouth of your servant. Siya ang nagbibigay ng illumination, revelation, wisdom, knowledge, and understanding. But without the Holy Spirit, we are nothing. Without the Holy Spirit, hindi namin maintindihan ang salita ng Diyos na inyo pong ipinapahing sa amin. Dalangin namin, Panginoon, that by the power of your word, heal those who are sick right now in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat at yung may mga prayer requests, Lord, ngayong gabi, tinutugod mo po sila. Answered prayer in Jesus' name. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, si Brother Danny Tersbalyes, yung pong kanyang sakit karamdaman, heal him right now in the name of Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, walang mahirap sa iyo, lahat ng sakit, kaya mong pagalingin, Panginoon. You took our sicknesses and carried our diseases, and by your wounds, we are healed in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, dinadala po namin sa iyo si Danny Tresmalles at ang kanyang sakit karamdaman in the name of Jesus, perfect healing from the top of his head to the sole of his feet. Let him be healed by the power of your anointing tonight, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. So, purihin ang Panginoon at ang ating pagpaksa sa gabing ito ay about, ang title po, Where Are the Dead? Nasaan yung mga patay? Ako ay mahaba pong pwedeng series of lesson ito, pero i-compress po natin for the sake ng ating Bible study sa panahon nito, sa okasyon nito na Undras. Sa Maynila, Undas. So, praise God. At pag-aaralan po natin, this is a Bible study, kaya pag-aaralan po natin kung, number one, kung nasa anong mga patay. At tatalakayin po natin yung where are the dead? Yung kapag ang tao'y namatay, saan napupunta? Ano? Kasi maraming, ano eh, nung minsan lang, binarinig ako sa TikTok eh, ang layo ng sinasabi. No, na kapag daw ang tao namatay, yung tinatawag na soul sleep, natutulog yung kaluluwa na hanggang sa second coming ni Jesus, pagdating ni Jesus, saka pa lang mabubuhay. I think, yung sinasabi niya isa na judgment day yata yun. So, ganyan yung mga doctrine ng ano yun, ng mga Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, ano, yung soul sleep. Wala po niyan sa Bible. Kaya nga ang problema, pagka yung iba kasi, kaya nga nagkakaroon ng heretic doctrine, kapag ang binatayan ay isang talata lang, ano, may nabasa sila sa, nasa Bible din yun eh, yung soul sleep, pero hindi ibig sabihin na kapag ang tao ay namatay, natutulog yung kaluluwa niya, ano? At hihintayin pa yung judgment day, saka magigising. Ay, malabo po yan. It cannot be supported by the scripture. Malabo po yan. Pero merong ganyan passage sa Bible, ano? Hindi na lang natin titingnan. Pero hindi yung mga literal na ano eh. Kailangan matutunan natin yung rules ng how to interpret the Bible, ano? Yung iba kasi basta nakakita ng talata, cherry picking, kung ano yung pumasok sa isip, i-interpret na lang gano'n. Hindi po pwede yung gano'n.
So there are rules in interpreting the Bible, sabi nga hermeneutics, ano. So where are the dead? Kapag ang tao'y namatay, saan napupunta yung kaldo? Pwede ba yung kaluluwa ng taong namatay ay yung kagaya ng tradisyon natin noon, yung mga matatanda, na wala pa raw 40 days, kaya nasa mundo pa yung kanyang kaluluwa, no? O yung kanyang espiritu. So, tatalakahin po natin yan. At yung mga, paano naman yung mga dumadalaw na kaluluwa? Yung nagpapakita. No, marami po tayong patutuo tungkol dyan, ano, yung mga ating minister rin, nag-minister tayo sa mga tao na naka-experience ng ganyan, ano. Tapos later on, nakakita sila mga ghost, then later on na nagkakaroon ng demonic possession, ano. Nakapag-minister po tayo niya sa mga deliverance natin, deliverance ministry, no. At yun na lang, isang kaibigan kong pastor, yung kanyang wife ay namatay, yung isa sa very close sa wife niya na matandang babae sa church nila, lola na, ano. Eh, kamamatay pa lang, nagpapakita na yung si lola, yung kapatiran nila, na very close siya doon, no. At masaya yung kwentuhan ng mag-asawa. Then biglang makikita nung friend kong pastor na lumuluha yung kanyang asawa, tapos tulala na. At kapag ka kanyang tinapik at kinausap, sabi, bakit ka natulala? Ano? Ba't ka lumuluha? Nakita ko si Lola. So ilang beses na ganun yung na-experience niya, dinadalaw nung kaluluwa ni Lola, no? Eh, kinuwento sa akin nung pastor na kaibigan ko, sabi ko, dalhin mo siya sa church namin, tama-tama, nandoon yung iba't iba mga churches, joint fellowship, at ginamit yung church namin, na church hall, na maging venue ng joint fellowship ng aming pastoral movement. Kaya doon kami sa isang kwarto, nandun yung kaibigan ko at yung wife niya. Kinuwento, tinanong ko yung wife niya, sabi ko, ano ba nangyari? Totoo ba na nakikita mo si Lola? Eh, nakikita daw niya ilang beses. Sabi ko, ganito, dediretso kita, walang kaluluwa ang bumabalik. Eh, sino nakikita ko? Yun ay demon spirit impersonator. Napakagaling nilang mag-impersonate. Ginagaya, nakokopya nilang itsura ng mga namatay na kamag-anak natin, namatay na kaibigan, ano. Gaya nun, in-impersonate yung itsura ni Lola, no? Sabi ko, yun ay demon spirit, no? Huwag kang maniniwala doon. Pag nagpakita pa uli, rebuke that demon, kako. Bigla ba naman, ano, biglang nagwala na ganyan, no? Yung iniinom kong soft drink, tinapik niya. Tapos yung asawa niya, nasa right side niya, tinadya ka niya, semplang doon sa dingding. At mga halihaw na gano'n, no? Violente talaga. At nanlilisik ang mata. Sabi ko kasi, sabi ko, nung nagmanifest, sabi ko, sinungaling ka, you demon spirit, I command you to come out. Eh, sa deliverance mo, hindi naman karakaraka na one time na umaalis ka agad, ano? Si Jesus, one time masabihin niya mga demonyo, umaalis ka agad. Pero sa atin, ano? Isa, one time, pero madalas ay kailangan ulit-ulitin. Sabi ko, in the name of Jesus, you demon spirit na nagpapanggap na kaluluwa ni Lola, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ang katawan na yan ay temple of the Holy Spirit, anak yan ng Diyos. In Jesus' name, come out! No, ba ay nangahaliwa at susunggaban ako? Sabi ko, sabi ko, angels of the Lord,
tanikalaan yung mga yan, yung mga demonyo na yan, kung ilan yan. At yung pangalyo, bilip, tatipa at tanikalaan, bilip, hindi na siya makasipa, hindi na siya magalang. Kaya relax lang ako, sabi ko, ako, sasaktan mo, angels of the Lord, talian yung mga demonyo na yan. Biglang, tapos yung paa niya, sabi ko, nananagat, pati paa, talian, biglang ganun. Ganyan po ginagawa natin during deliverance sa deliverance session ay pwede nating ma-invite ang mga angels of the Lord to help us, no, sa mga labanan, no? At ilang beses ko naikwento na sa Bible study natin na meron tayong mga maraming ganyang experience. Merong kabataan babae sa aming church na possessed by, hindi, actually hindi mo masasabing possessed because Christian cannot be possessed by demons, no? Liliwanagin po natin, Christians cannot be possessed by demon spirit. Why? Kasi we are already possessed by the Holy Spirit. And the Holy Spirit is dwelling inside our spirit man, the human spirit. Kasi ang tao, man is a tripartite being, body, soul, and spirit. The pinaka-center of our being is our human spirit. No? So, meron tayong soul. Soul is our life. Sa Greek ay psuche. It means natural life. No? And nandun sa ating soul ang ating character, personality, yung mga choices natin, yung kalooban, kagustuhan natin, maroon tayo umibig, matuwa, may emotion tayo, may kalooban tayo. Excuse me po. Marunong tayong pumili, ano, because we have soul. Soul is composed of mind, will, and emotion. At I believe man is not a soul. Man is a spirit, you know. I am a spirit, I have a soul, and I live in this physical body. Okay? Sa ibang mga Bible teachers, sabi nila, we are soul and we have spirit. Baligtad. Pero sa akin, ang paniwala ko, we are spirit, we have soul, and we live in this physical body. Yung spirit ay magkasama po yan. Kapag namatay tayo, both our spirit and soul babalik sa Diyos kasi tayo pinanganak sa kaharian ng Diyos. Ano? So magkasama na, although magkaiba sila. No? At sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 12 na the word of God is sharper than any two-edged sword. The word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit. So soul and spirit. So magkaiba po yun, no? Soul and spirit. Pero both of them together, magkasama po yan, although magkaiba sila, no? So, ang kagaya ng ating Diyos, ating Panginoon, sa John chapter 4, verse 23 and 24, sinabi na, John chapter 4, verse 23-24, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in the spirit and in truth. So, ang tingnan natin doon, God is spirit, no? Spirit daw ang Diyos, no? Hindi mo makikita because God is spirit. Pero mapapansin nyo, sinabi sa aklat ng Hebrews na sabi ng Panginoon, kung ang aking lingkod ay tatalikod, ang aking soul, ang aking kaluluwa, hindi malulugod. Abay, nung nabasa ko yan, sabi ko, pati pala ang Diyos, spirit, pero meron pala siyang kaluluwa, meron pala siyang soul. No, pero sabi, God is spirit, no? At sinabi naman sa Hebrews na ang aking soul ay hindi malulugod sa mga backslider o sa mga tatalikod. So hindi, God is not a soul, He is a spirit. So ganun din sa atin, no? When God created man, God created man in His image and likeness. Kaya pala, we are soul, we are spirit, we have souls, and we have soul, and we live in our own physical body. Okay.
Now, yung kabataan, babalik ako yung yung isang kabataan babae na demonized. I call it demonized. Christian cannot be possessed by demons, but can also be, can also, no, pwede rin na atakihin, no, ng mga demonyo. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos na makipagbaka at kung anong gagawin sa confrontation sa mga kalaban, sa mga demon spirits. At salamat sa Diyos, ako po ay, kami ay Pentecostal, ano, full gospel, charismatic, no, prophetic. Tayo lang mga Pentecostal charismatic ang nagtuturo ng ganito, no, yung mga ganitong deliverance, no. Tayo lang yung nagtuturo tungkol doon sa mga pagpapalayas ng mga demonyo. Kasi karamihan ng mga churches, lalo ng mga Protestant churches at mga evangelical churches, no, ay hindi nila pinag-aaral, hindi nila itinuturo at hindi nila ini-encourage ang mga members nila na i-practice ang gifts of the Spirit, i-practice ang power of the Holy Spirit, no, hindi nakagish na nila yon. So okay lang sa kanila kung ganon, ano, pero sa atin pina-practice po natin yan kasi nakita natin na wala naman sinabi sa Bible na aalisin ng Diyos ang kapangyarihan at ang mga kaloob ng Holy Spirit. Meron sinabi sa Bible sa 1 Corinthians chapter 1 verse 6 and 7 na we have the testimony of Jesus, na sabi doon sa anumang para hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob, no, hanggang sa muling dumating at mahayag ang Panginoong Hesus. Nandun po yan. 1 Corinthians chapter 1 verse 6 and 7. Ibig sabihin, matatapos lang yung mga gifts at yung mga pagpapalayas ng demonyo, casting out demons. Kasama po yan eh sa power of the Holy Spirit at sa mga gifts na binibigay ng Panginoon to destroy the works of the devil. Kasama yan. Kaya doon pa lang hihinto yan, no? Sa sinabi, pag nahayag muli si Jesus, saka mawawala ang mga gifts. No? Tsaka ano naman gagawin natin sa mga gifts kung nasa langit na tayo. So, pero nakakalungkot kasi may mga churches na nagtuturo na wala na yan. Kung tawagin mga cessationist. No? Okay, kung yun ang doctrine at nakagis na nila. No? Pero, sa mga experience po natin ay napakaraming na natin na nakandakan ng deliverance, mga tao na yung mga hindi manumpalataya, possessed by demons, nakalaya sa pamagitan ng pagpapalayas sa pangalan, pagpapalayas na gamit ang pangalan ni Jesus, no? Kaya doon ko talaga naintindihan, sabi ko talaga may power ang pangalan ni Jesus eh. Isang banggit mo lang nanginginig na yung mga demonyo eh. No? Kaya paano sasabihin na wala nang mga demonic possession? Nagkalat nga dyan eh. No? One time, may pumasal sa church, may pumunta sa church namin, humihingi ng tulong from Baptist Church. No? At kung pwede rin, nabalita nila na nagpa-antas namin, nagpapalayas ang demonyo. Kung pwede rin ay pumunta ang pastor ng church namin, ako'y nasa Maynila noon. Kasi at that time, nagtatrabaho pa ako nun sa sa media. Part-time, hindi ako maka... Part-time lang ako noon. Umuwi lang ako sa during Bible studies, midweeks, then midweek and sa pag-Sunday. You know? Dumating, wala ako doon. Sabi ng caretaker namin, bumalik na lang po kayo at... sa Sunday pa ang dating ng aming pastor. hindi na bumalik. Siguro may napunta silang Pentecostal church, charismatic church na nagpa-practice ng deliverance. No? Hindi na bumalik. Pero ang point ko,
Yun ang problem kapag hindi na ituro sa isang church ang pagpapalayas ng demonyo at kung paano i-deal ang mga demonyo na yan na naglipa na. No? Kasi nga, hindi na ituro. At sa doctrine nila, tapos na. Cessationist nga eh. Tapos na ang gifts. At pag sinabing tapos na ang gifts, kinukonclude nila, tapos na rin ang mga pagpapalayas ng demonyo. Nakbo, eh, malaking kawalan sa church yan pag ganyan ang stand ng doktrina natin. Kasi tanungin nyo yung mga nasa mission field, nasa mga missionary sa mga tribes, ano? Eh, mga testimonies nila, kamangha-mangha eh. Pagsayod nila sa teritory ng mga witches eh, doon sa mga tribes eh. Ang unang kumukumpronta at tumahap sa kanila, mga witch doctor. At pinapaalis sila. No? At yung isang missionary na nag-testify noon sa Bethel Temple, na ngayon ay Cathedral of Praise, na sabi na yung isang missionary na kaibigan niya ay nag-misyo sa isang tribe at gustong patayin ng witch doctor. Ang humarap kagad, witch doctor, magkukulam. No? Eh, inikahan siya ng ano, poisonous snake. At sabi, patay ka ngayon. Sabi nung ano, sa language niya, katapusan mo na ngayon, patay ka. Inihagis niya yung poisonous snake doon sa missionary at doon sa ere, kakatuwa eh, parang binaril sa ere. Sabi ng missionary, dead. Yung sinabi niya, pagbagsak ng ahas, patay yung ahas. So, ganyan yung kapangyarihan ng Diyos. At si Reinhard Bonnke, doon sa malaking crusade niya sa Africa, doon nabubuhay pa siya, kinukwento niya sa kanyang testimony na merong apat na witches, no? Apat na babae, mga mangkukulam, at umaten sa crusade niya to curse him, no? Para patayin siya sa pamagitan ng cursing words. At nung nagpasimula na i-curse siya, sabi ng mga mangkukulam, at sabi ni Reinhard Bonnke, kinurse daw siya. Mamaya sasabihin ko kung ba't nalaman ni Reinhard Bonnke. Eh, bumalik doon sa apat na mangkukulam yung ano, yung power ng words nila. Bumalik. At sumama ang pakiramdam nila. I think na-slain sila. At sumama ang pakiramdam nila. At doon sila mahimas-masay, sabi nila, hindi natin kaya ang man of God na ito. Tumawag tayo ng higher power. Ano? At kinontak nila yung witch na mayroong mataas na level ng satanic anointing at kanilang binayaran yung first class na airplane ticket. Ano? Binayaran nila para lang pumunta doon. At umaten yung witch na kanilang inimporta. Imported pa. At ang ginawa ng witch habang nagpipreach si Reinhard Bonnke, kinurse daw siya nung witch. At immediately, natumba yung witch kasi nung pagka-curse na ganun, bumalik ka kagad sa kanya at nagkikikisa yung witch. No? Hindi alam niya ni Reinhard Bonnke. He was protected by God's presence. Saka na lang niya nalaman yung istorya na yan. Then, nagkikisa yung witch. Eh, nagulat yung mga tao at sabi ni Reinhard Bonnke, hindi niya alam na kinurse yan noon. Ang alam niya, nagkikisa, kaya sabi niya, pinag-pray daw niya. Hindi niya alam na witch. No? Hindi niya alam na kaya nagkagano, nagkikisa, kasi kinurse siya. Then later on, hindi ko alam kung after a week or after several days, bumalik yung isang mangkukulang na babae. At kinausap si Reinhard Bonnke at sabi, please pray for me. No? Kasi ganito nangyari. Apat kami, kinurse ka namin, tumalbog sa amin yung curse. Wala kami magawa kaya nag-import na kami ng
ng mas mataas ang kapangyarihan na witch. At biniyaran namin ang first class na ticket na para lang pumunta yung witch. Pero nangyari, hindi pa rin umubra yung higher power ng witch. At yun pala yung nagtigisay na pinag-pray ni Reinhard Bonnke. At sabi nung babae na isa doon sa apat na witches, please pray for me. I want to accept Jesus as my God, my Lord. Kasi no match, napatunay namin, no match ang kapangyarihan namin sa kapangyarihan ng Diyos mo. And at that moment, pinag-pray ni Reinhard Bonnke, she accepted the Lord at umalis na yung babae. Hindi niya alam kung yung tatlo ay tumanggap din sa Panginoon. Amazing yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Reinhard Bonnke, nasa pulpit ako. No, wala siyang kalam-alam na merong apat na witches na magka-curse sa kanya. Then suddenly, napasigaw siya ng Hallelujah! Eh, nung time na sigaw niyang Hallelujah, yun yung time na siya kinurse. Kaya, yung impression ng Holy Spirit sa kanya na shout, Hallelujah! Hallelujah! Eh, biglang bumalik yung curses doon sa apat na witches. Kaya, nagkikisay sila, timbuang sila. No? Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. No? Pero itong mga ganitong testimony, I tell you mga kapatid, cessationists will reject this kind of testimony. Kaya ako'y nagpapasalamat. Yung unang taong ko na sa Panginoon, unang nagbabasa ang Bible study, ang nag-disciple sa akin ay mga cessationists. Pero salamat sa Panginoon na ang Diyos ang nag-lead sa akin sa tamang pananampalataya, no? So, ngayon, balikan natin yung so yun yung sinasabi ko na doon sa asawa ng kaibigan kong pastor, yung babae, no? Teka, linawin lang natin, ano? Eh ano yun? Possession ba yun? Yung nangyari doon sa asawa ng pastor na nakita niya yung ano, tapos biglang nag-manifest yung demonyo through her, ano? So, ganito po yan. Kapag hindi ka puspos ng Holy Spirit sa iyong human spirit, kaya sabi nga sa Ephesians 5:18, you must be filled with the Holy Spirit. Sa original na Greek ay ang idea, you must be filled with the Holy Spirit every day. No? Ang grammar po dyan, the infilling of the Holy Spirit must be a daily experience, no? Hindi one-time experience. So, kapag hindi ka filled with the Holy Spirit and you only have the Holy Spirit in you, na ang gusto ng Holy Spirit mag-expand yung territory sa iyong buhay, hindi lang siya nakaupo doon sa human spirit mo, kundi ang kanyang presence ay umaapaw sa iyong soul and even sa iyong physical body, meron kang overflow, no? Of God's presence. Alam niyo yung overflow, bagamat bihira yung ano, yung I pray na tayo lahat overflow in the presence of the Holy Spirit. Pag punong-puno ka na, para kasi yung baso na ganito eh, no? Ang baso nito, pwedeng ito ay hanggang dito lang, one-third, pwede hanggang dito. Pero pag sinabi mong dito, hanggang sa bunganga, filled yan. No? Eh pag lumampas pa sa bunganga, full. Full. Eh pag lumampas pa, overflow. No? Walang limitation na inilalagay ang Diyos. The more you like, the more you invite and like the Holy Spirit to fill you, the more He will fill you up. No? Kaya, na-experience ni Paul at saka ni Peter sa Book of Acts, yung overflow, no? Na yung mga panyo, dinidikit sa katawan ni Paul, remember that, sa Book of Acts, then dinadala sa demon possess, panyo lang, sapat na. Pag dinikit sa demon possess, lumalayas yung demonyo sa lakas ng anointing. Yung mga apron, panyo, dinidikit sa katawan ni Paul, dinadala sa may sakit at gumagaling. Yung tinatawag na overflow of God's power, no? Sana lahat tayo ganun, no? At si Peter, inabangan ng mga tao, mga may sakit, dinilatag sa karsada,
At pagdaan ni Peter, gumagaling yung mga may sakit at tumutuloy sa anino niya. Sabi sa Bible, anino, dumadaan si Peter at yung nasayaran ng anino ay nagsisigaling. No? Amazing yung kapangyarihan ng Panginoon talaga. So, merong mga ganyang ano, may mga ganyan. Merong nung buhay pa si Catherine Kuhlman tumuloy siya sa hotel, no? Eh doon sa hotel na doon sa floor ng kanyang na hotel na ng kwarto niya na tinuluyan niya, merong mga may sakit din doon na naka check-in doon sa hotel na 'yon, doon sa floor na 'yon. Nung tumuloy doon si Catherine Kuhlman, nagsigaling yung mga may sakit doon sa floor na 'yon. No? Totoo, meron mga ganyan nangyayari. At nung dumaan, nung nagkaroon ng, I think kung crusade yun, o seminar, no, sa isang hotel, punong-puno yung harapan, frontage ng hotel, kaya sa likod siya dumaan, doon sa kusina, at pagdaan niya doon sa kusina, yung mga naglulutong kusinero, doon sa kusina, they all fell under the power of God. Nung dumaan si Catherine Kuhlman, no? Eh yun yung experience ng overflow, no? Affected yung mga tao na daan yun, nagtumbahan sila, eh, no? Totoo po nangyari yan, no? Merong mga ganyan. So remember yung merong pangyayari sa Old Testament, no? Na nung si Propeta Elisha ay namatay, yung kanyang katawan, inilibing, after ilang mahabang taon, ay naging kalansay na siya, nasira na yung libingan niya, nabutas na yung pintuan ng libingan niya, at may mga Hudyo na maglilibing ng patay nila. Then suddenly, natanawan nila, may paparating na kalaban. At nataranta sila na, may pals, mayroong mga kalaban. Itago natin. Saan? Ayun, bukas yung ano, lumang ano, walang nakalibig. At nilibig nila, kanilang ipinasok doon sa libingan ni Elisha, ni Prophet Elisha, na skeleton na. At nung sumayag yung katawan ng bangkay sa skeleton ni Elisha, nabuhay yung bangkay. Nabuhay. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo naman kapangyarihan ni Elisha, ang ni-request niya kay Propeta Elijah. Sabi Elijah, anong gusto mo pag alis ko? Eh, I want the double portion of your anointing or your spirit. Oo, ang hirap naman ng iyong hinihingi. Pero sige, abangan mo ako pag alis ko. Ayun, nasalo niya yung anointing ni Prophet Elijah. Kaya meron siyang, kaya pag binilang niyo yung miracles ni Elisha, doble ng doble ng miracle na ginawa ni Elijah. So yun yung mga example. Ngayon, linawin natin, ano, ang Kristiyano ba napoposes ng mga demonyo? Hindi, pero can be attacked by demons. Pag tawagin, ma-demonize, no? Ma-attack. Na maging ako, pag hindi ako nag-ingat, pwede akong ma-atake ng mga demonyo, no? Ma-demonize, no? At maraming paraan, next time tatalakay natin ang iba-ibang paraan ng mga demonyo ng pag-atake, no? So, kapag hindi ka filled with the Holy Spirit, you can also be demonized. Pwedeng i-attack yung soulish part ng pagkatao mo, which is your mind, will, and emotion. So doon sa church member namin na isa sa mga kabataan, na-demonize siya, hindi sa possess. Anong difference ng taong possess at saka na-demonize lang? Ang na-demonize, ang kinokontrol niya yung soul spark mo at even sometimes your physical body, but not your spirit. Because the Holy Spirit is dwelling in your human spirit. No? Pero hindi uubra yon sa mga hindi uubra yon kung ang anak ng Diyos ay filled and flooded with the presence of God, no? Hindi uubra yon kung ang isang manampalataya ay puspos ng banal espiritu. They cannot touch his spirit, they cannot touch his soul, they cannot touch his physical body, no? Okay,
Now, so yung sa kabataan na yon ay ang nangyari ay demonization, no? Ang difference para malaman sa deliverance kung ang isang tao ay demon possessed or oppressed by the devil. Yan tawag doon oppression, ano? Malalaman niyan. Kapag ang isang victim ay hindi niya alam pag siya ay nahimasmasan, hindi niya alam ang nangyari. Ano po nangyari? Ba't kayo nandito? Ba't ako nandito? Ano nangyari? Na-possess ka ng demonyo, hindi mo alam. Hindi, wala akong alam. Blackout, ano? Hindi niya alam. Yun ang demon possession. Na-control yung kanyang body, soul, and spirit. Pero kung oppression lang at demonization lang, nangyayari din yan sa maraming Kristiyano. Minsan niya, may mga pastor pa kami kinakanda ka ng deliverance. Akala mo na po-possess, pero hindi naman. And during that deliverance session, alam na alam nung victim yung nangyayari. Naririnig niya ang tinig ng mga nagpapalay sa demonyo. Naririnig niya ang tinig ng mga demonyo. No? Naririnig niya. No? Very clear. At pag siya'y nahimasmasan, nakalaya, alam niya ang nangyari. Alam niya. So, hindi po yun possessed by demons. Ang na-under attack sa kanya, yung soul spark niya, na-control yung mind, will and emotion. Kaya walang Kristiyano na napoposess ng demonyo. Pero may nadidemonize or na-oppress, nadideceive. No? Ganun yun. Kaya, hindi alam niya ng mga cessationist. No? At kaya pag nagpalayas ka ng ano ng demonyo sa katawan ng isang pastor, ano yan? Kalokohan yan. Meron bang Kristiyano na napoposess demonyo? Hindi nila naintindihan na iba yung possession, iba yung oppression, deception, no? Iba yon yung demonization, iba yon, no? Kaya pagka-possess yung isang tao, blackout, hindi niya alam ang nangyari. No? Eh, bakit ako walang damit? Na-possess ka ng demonyo. No? Pero kapag ka-oppression lang, o na-demonize lang, sinisikap niya i-under control ang kanya soul spark, gising ang gising siya. Alam niya nangyari. Ganun yung sa kabataan na church member namin na na-oppress siya. Kaya, nung siya ay nakalaya, umalis yung mga demonyo, nagkwento siya at ang sabi niya, naku, alam niyo, pastor, nung sinabi niyo po, nung kayo nag-pray, nasabi niyo, Lord, padalhan mo ako ng dalawang anghel. Na yung dalawang anghel ay magdala ng isang malaking drum na punong-puno ng asupring nag-aapoy. Kitang-kita po ng mga mata ko, dalawang anghel ang dumating na may dalang napakalaking golden drum, ginto na drum, na ang laman ay kumukulong asupre, sulfur. At nung sinabi niyo po, nasabi mo, hindi kayo aalis. Okay. No? At the count of three, mga angels of the Lord, ibuhos yung kumukulong asupre. Hindi talaga kayo aalis. Hindi. No? Sabi ng mga demonyo. Anim yun, anim. Sabi ko, okay, at the count of three, angels of the Lord, ibuhos yung kumukuli asupre. One, two, three, go! Yung pong pagkukuman ko ganun, puro by faith yun. Wala akong vision na nakita, wala akong evidence na nakita sa physical realm. Puro by faith po yun. At ini-imagine ko by faith na may dalawang angels na pinrovide doon ang Panginoon. No, kahit hindi ko nakikita in the realm of the spirit, pero naniniwala ako na totoo at tutugunin ako ng aking Diyos. Eh, totoo nga. At sabi ng kabataan, naku, totoo po yung nakita ko. At talagang ano, sumagot sa inyo ang Diyos na lagpagal ng dalawang anghel na may dalang malaking-malaking golden drum. Alam niyo yung drum, yung lalagyan ng tubig nung araw. No. Eh, kinuman niya sabi, at the count of three, ibuhos. Eh, talaga ho, at the count of three, ibinuhos yung kumukulo, bumubulwak na
asupre. At yung pong anim na demonyo ay nasunog. At gumagapang sila na mahinang mahina, hindi makagulapay, nagliliyab, nasunog sila. Yun yung anim na demons na nagpapahirap umu-oppress sa kanya. At completely, pamula nun, hindi na siya binalikan. So, alam niya yung nangyari. So, hindi siya possessed. Na under attack siya, na oppress siya ng mga demon. Kasi hindi siya makatulog, hindi siya, ano, lagi siyang takot, lagi siyang ganito, ganyan. Tapos, parang ayaw na niya mag-Bible study, ayaw niya umatin ng church. Hindi niya alam, ino-oppress na siya ng mga demonyo para totally lumayo sa Panginoon. At nung siya ay nagpa-deliverance, no? Eh talagang kumapit yung mga demonyo at ayaw umalis, no? Eh, ayaw niya umalis. Okay, sige, bahala kayo dyan. Ayun, ang nangyari sa kanila, sunog. Sabi ko, kapatid, ano itsura ng mga demons? Naku, nakakatakot ang itsura. Hindi sila mukhang tao. Mahahaba ang mukha, hairy creatures, mabalahibo. At ang paa po nila, hindi kagaya ng mga paa natin. Ano, ang tawag dito, distorted po ang mga paa nila. No, iba yung ibang klase ang mga paa nila. Ang mga kamay nila iba. At sila may mga pakpak. Ang pakpak po nila ay kahawig ng pakpak ng panike. Sabi ko, may buntot ba sila? Napansin ko merong demonyo na may buntot. Yung iba po, hindi ko napansin kung may buntot. At may pakpak daw na kagaya ng sa panike. At nakakatakot, mahahaba ang mukha. Hairy creatures. Okay? So, ang mga demons, walang standard na itsura. Iba-iba po ang itsura nila. They are monsters, ang itsura nila. Alam niyo sa mga ginagawang pelikula sa Hollywood, yung mga monsters, mga ano, inspired yun ng mga demonyo. No? Ganun ang itsura ng mga demons. Na distorted, iba itsura, nakakatakot, mukhang monster. Talagang mga monster sila. Ang katawan ay half human, half animals. So, saan galing yung mga yan? Saan galing yung mga ano? Tinlaki natin sa ibang Bible study natin, pero papiawalan natin. Those demons are offsprings of those fallen angels. Nasa Genesis chapter 6 po yan, verse 4. No? Genesis chapter 6. Tingnan natin sa Bible. No? Genesis chapter 6, verse 4. Ito po sabi. Ito yung bago mag-Noah's flood. No? Genesis chapter 6, verse 4. The reason why God destroyed the former earth, no? Ang dahilan, because of this, ano, mga dito itong mga offspring of these fallen angels. Tingnan natin sa Genesis chapter 6 verse 4. The Nephilim were on the earth in those days and also afterward when the sons of God came into the daughters of mankind and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown, no? Then the Lord saw the wickedness of mankind was great on earth, and that every intent of the thoughts of their hearts was only evil continually. Ayan, diyan nagpasimula. Bakit winasak ng Diyos ang mundo natin noong panahon ni Noah? Kasi dumadami ang kasamaan, at higit sa lahat, dumadami ang mga giants, ang mga monsters, no? Merong mga monsters, may mga giants noong mga unang panahon. Some of, hindi ko alam kung some or most o karamihan sa kanila, half human, half animals. No? Half human, half animals. Bakit half human, half animals? No? At sila yung promotor at paggawa ng kasamaan sa ibabaw ng mundo.
At pinadami ng pinadami yan, and I believe itong kasalanan ng mga fallen angels ito ay connected pa rin sa rebellion ni Satan, no? Pero itong mga fallen angels ito, ang sabi dito, the Nephilim were on the earth in those days and also afterward when the sons of God came into the daughters of mankind, they bore children to them. Yung mga sons of God po, yung mga fallen angels, no? Na ito, bibigyan ko sa inyo, sa Book of Enoch, no? You can read the Book of Enoch. Although, yan po Book of Enoch, dati kasama sa Bible natin, pero pinatanggal ng sa isang council, hindi naman Nicene Council, I forgot ko anong council yon, at pinatanggal ng Roman Catholic Church ang Book of Enoch sa Bible. No? Kaya tinanggal yun, nawala sa Bible. Hindi natin alam kung tama yung ginawa or kung ano ba, bahala ng Panginoon. Basta nung hindi kasama sa 66 books natin, hindi natin kinoconsider na inspired ng Holy Spirit ang Book of Enoch kasi hindi nakasama sa 66 books. Pero mga Ethiopian Christians, at yung mga Bibles ng Ethiopian Christians, merong Book of Enoch. Ang Book of Enoch is a good reference para malaman yung mga history nung unang panahon. Kasi napakatagal na yan. At nakalagay doon, there were 200 watchers. Yung mga watchers, yung mga fallen angels na pinadala ng Diyos sa mundo to watch the earth, to watch mankind, bantayan ang mga tao. But, sa pagbabantay nila, nakita nila magaganda yung mga anak na babae ng tao. Magaganda. Kaya, merong isang leader sila na nagpromotor, isa sa kanila, at sabi, I think ang pangalan niya ay Samyangsa, if I'm not mistaken, Samyangsa. Sabi niya, gusto kong ano eh, kumuha tayo ng mga gawin nating asawa, yung mga anak babae ng tao, magaganda eh. Sabi ng mga kasama, 200 sila eh. O pwede, pwede. At teka, gagawin ko ito, pero tayong lahat, samahan niyo ako. Yes, sasamahan ka namin. Alam nilang mali. Kaya immediately, pumunta sila sa mga anak na babaeng tao. Eh, itong mga angels ito, mga guwapo yan eh. Mga guwapo. Mga supernatural being, mga malalaki yan. Eh, kumuha sila ng kanya-kanyang asawa at inanakan nila. Sabi ng ibang teologians, paano mangyayari? Angels are spirit beings. Abay, marami silang nagagawa na hindi pa natin alam. No? Sa kanila, all things are possible. At yan naman sinabi ni Jesus sa atin eh. You can believe, all things are possible to him who believes. Eh lalo na sila, may power talaga sila as angels. So, na-convert nila yung kanilang katawan ayon sa sulat ni Peter na iniwan nila yung dati nilang kalalagayan and nag-convert sila ang kanilang katawan kagaya ng katawan ng human beings at nabuntisan nila yung mga kanya-kanyang kinuha nilang inasawang babae na pumayag naman yung mga babae kasi mga pogi naman yung mga angels. Naparusahan din sila ng Diyos ay kasama sila. No. Ang parusa, after na, hindi lang yun ang nagawa kasalanan mga fallen angels. Meron pa. Inanakan nila, gumawa sila experiment, nirate nila yung mga iba-ibang klaseng hayop. No? Ano ang naging offspring nila? Ang mga angels mukhang tao, no? Ang itsura. No? Kaya, nung naanakan nila yung mga animals at iba-iba, possible, baka pati mga insekto. Eh, ang naging offspring nila, mga abnormal. Half human, half animals. Kaya mababasa natin sa kasaysayan ng mga unang panahon sa Egypt, no, sa iba-ibang lugar unang panahon, na maging sa Egypt, makikita nyo yung mga engraved, na mga, maging yung mga sculpture.
at yung mga drawing sila na mga malalaking tao, ang mga ordinary human being hanggang tuhod lang, tapos nakaupo sa trono yung malaking tao, at ang mga ordinary human being may dalang mga offerings, tapos may iba-ibang naka painting sila na malalaking ano stature ng mga beings na half human, half animals. Yung iba ay katawan tao, ang ulo ay ibon, katawan ng tao, ang ulo ay parang buaya. Iba-iba. Kaya noon may mga record, mga nakukuha ang mga archaeologists na prueba na may mga nabuhay na mga creatures noong unang panahon na ganyan. At doon sa nahuhukay, nakuha ng mga archaeologists na ebidensya ng mga istoryang sinulat, ang pagsulat nila eh, in-engrave nila sa bato eh. Yung parang tube na mahaba na nakasulat doon yung istorya ni Gilgamesh. No? Si Gilgamesh ay giant na naging king, na nagbabago ng anyo, nagiging animal, nagiging half human, nagiging half animals, at powerful siya, may power, no? Malaki siya, nasaan yun, na may sculpture niyan, na nahukay. Ang leon ay ginawa lang ng pet, parang kasi laki lang ng pusa, pero leon yung hawak-hawak niya. No? I-search niya, makikita si Gilgamesh, totoong nabuhay yan. You know? So may mga ganong creatures, then later on, nung namatay yung mga yan, dahil hindi naman sila immortal, dahil anak sila ng spirit, beings, angels, tapos sa mga physical na tao at physical na hayop. Kaya marami nung unang panahon na nabuhay, half human, half animal. Tandaan si Dagon, ginawang Diyos, no? Na ang half human, half fish, yun ang example, no? So, nung namatay yung mga yan, nilipol ng Diyos through Noah's flood. Kasi dadami. At ang target ni Satan, ang plan ni Satan, is to corrupt the righteous line of the coming Messiah. Na pag na-contaminate yung righteous line na yon, pwede nang hindi makarating ang Messiah, mapuputol yung plano ng Diyos. Kaya immediately, nagpadala ang Diyos ng baha at analigtas lang si Noah at ang kanyang pamilya. They were 8 persons doon sa loob ng Noah's Ark. At yung mga nalipol na mga creatures na yan, nawalan ng mga katawan, they became disembodied spirits, and these disembodied spirits na mga giants at mga half-human, half-animals, mga creatures, na kakaiba, mga monsters, sila yung naging mga demons, demon spirit. So, ngayon, sino yung mga nagpapakita na nagmumulto at kinokopya rin yung itsura ni Lola, ni Lolo, yung isang pinag-pray kong bahay na may lumalabas, nagpapakita yung si Lolo at Lole. Nagtetestify yung boyfriend nung every weekend, dinadalo niya yung girlfriend niya doon sa bahay. So, lahat natutulog sa itaas, siya lang doon pinatulog dahil legal siya, ayaw pa uwiin ng gabi. So, doon ka lang matulog, ikaw mag-isa sa salas, madilim, sa lagi-isa sa salas, lahat nasa taas, yung girlfriend niya, yung pamilya girlfriend nasa taas. Ito yung siya magigising madaling araw eh. Ilang beses siya nakitulog doon, lagi na nakikita yung dalawang matanda nakatayo sa hagdan. Eh, takot na siya. No? Hanggang sa pinatawag na ako at pinag-pray yung bahay, nagkaroon ng house deliverance, house mopping up o house cleaning, at pinatanggal ko yung mga pungsoy at mga, ang tawag doon, sa mga Chinese, kung ano-ano pa nakasabit mo, pinatanggal ko. At pamula noon, hindi na ipakita yung dalawang matanda. Eh, nung kausap ko yung binata, yung boyfriend nung nakatira doon, sabi ko, eh, nagkukwento ako, kinukwento niya. Tapos nakakita ako ng painting, dalawang matanda, magkatabi sa painting. Eh, sabi ko, sino ito?
Nakita nung binata, ay, yan po yung nakikita ko, yung dalawang matanda niyan. Sabi nung tiyahin ng girlfriend niya, sabi eh, si mama at papa yan. Yung kanyang nani at tatay yung nagpapakita doon sa ano. So, totoo ba na yun ay kaluluwa nung kanyang, nung kanilang tatay at nanay? Hindi. Yun ay impersonators, sila ay mga demon spirits. Okay? Mga demon spirits. Parang kagaya doon sa nangyari kinukwento kanina na asawa nung kaibigaw pastor, yung nakikita niya na church member nilang si Lola, kamamatay lang, nagpapakita na. Eh, nagmanifest eh. Sabi ko, huwag kang maniniwala, sinungaling yung mga demonyo na yan. Yung nagpapakita sa iyo, hindi si Lola yon. Demon spirit. They are liars, sabi sa akin. Ikaw ang sinungaling. Magalit sa akin. Ikaw ang sinungaling. Tinadya ka yung asawa. Hinampas yung ano, talsik yung soft drink ko. At mga halihaw na gano'n. Kaya sabi ko, sa pangalan ni Jesus, I rebuke you. Hindi siya, tumigil siya, di ka siya makalapit. Ikaw ang sinungaling. Sabi gano'n. Eh sabi ko, angel of the Lord, talian niya ang ano, tanikalaan ng mga kamay niya, tsaka mga paa. Bitiwan mo ako, bitiwan niya ako. Tapos pati paa. hindi makaalis. Pero, salamat sa Panginoon, pinakapadalhan tayo ng mga angels that will help us sa ministry of deliverance and spiritual warfare. Mga kapatid, wala na tayong time, ano. So, yung part 2 sa ano na lang, sa Tuesday na lang, ano, where are the dead? Natalakay lang natin, sino yung mga dead na yon na nagpapakita? Kaya huwag kayong maniniwala, yung mahal nyo sa buhay, dinadalo kayo, oy, bigla, lalo na ngayon, oy, bigla nag-amoy kandila. No? Eh, doon sa office namin, nung nagtrabaho ako sa Channel 7, usad doon yung mga joke at mga good time man ng mga kaibigan ko, office mate ko. Namatay yung isang kasama namin, no? Doon sa department namin, kamamatay lang, nag-amoy kandila. No? Hoy, amoy kandila, ang lakas ah, amoy kandila. Nako, si ano yun, si Bobby yun. Sabi nung kasama lang, eh, nakamamatay lang, dinadalo tayo. Amoy kandila talaga. Bandang huli, yung pala, yung isang kasama namin, sinadya, nagdala ng kandila at sinindihan yung kandila doon sa ilalim ng mesa. Sabi ko, pilyo ka talaga. Tapos tawanan kami doon at tawanan. Akala mo, totoo na eh. Nag-amoy kandila. Yung pala, joke lang nung kasama na. Amoy kandila talaga eh. So, praise God. Pero, ang dami ko na-experience na ganyan. Na talagang from demon spirits. No? Saka na lang tayo magkwento, mga kapatid. So, maray po salamat, mga kapatid. So, meron tayong kalaban. Hanggang ngayon, nag-exist sila. They are demon spirits. Ang tanong, eh bakit hindi, alam niyo yung mga fallen angels that the 200 watchers sa Book of Enoch, at yun yung sinabi sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6. Immediately, they were arrested by the angels of the Lord, pinaresto ng Diyos, at ikinulong sa kalaliman ng mundo na kung tawagin doon sa lugar sa kulungan yun ay Tartarus. Kulungan bilangguan ng mga fallen angels. So, nandun lahat sila yung 200 angels. Naghihintay ng ano, ng last days na sila ay pakakawalan doon. At iba sila doon sa mga angelic beings who rebelled against God na kasama ni Lucifer. No? Iba yon. Hanggang ngayon, nakakalaya pa sila. No? Hindi pa sila dinadakit o inaaresto para sila mga kriminal na nakakatakas pa hanggang ngayon. Ang tanong, eh bit hindi i-judge ka agad ng Diyos? Hindi pwede. Kasi, tandaan nyo sa Genesis, nung kusang sumama si Adam and Eve kay Satan, nakuha ni Satan ang mundo na
na ibinigay ng Diyos, pinagkatiwala ng Diyos sa tao, kasi nakuha ni Satan si Adam and Eve na nagre-represent sa lahat ng lahi ng tao. Kaya, doon sa pagkakasalan yun, doon nagsimula ang kamatayan. Kung bakit ang tao namamatay, kasi kinain ng ating unang magulang ang forbidden fruit ng tree of knowledge of good and evil na pinagbabawal nga ng Diyos. Kinain nila yun. Nilabag nila ang utos sa Panginoon at sa halip mas naniwala sila sa salita ni Satanas. Kaya simula noon, ang tao naging anak-anakan o naging anak ng Diablo, at ang tanging paraan para ang lahat ng tao ay maligtas is to be born into the kingdom of God. Kasi lahat tayo naging anak ng Diablo eh. Ang tanging paraan ang ginawa ng Diyos as solusyon. Sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. It is a must to be born again. Lahat ng tao. Kasi lahat ng tao makasalanan. We inherited the blood, the sinful blood of Adam. We also inherited the sinful nature of Adam, which is the fallen nature. Ngayon, mayroong lumalabas ang mga doktrina. Wala daw original sin, wala daw sinful nature ang tao. At ang tao daw ay nagkakasala pero walang original sinful nature na naman na kay Adam. Sino may sabi sa'yo? So, ayan na naman another weird doctrine na gumagapang sa body of Christ ngayon. At ini-embrace ng maraming theologians, but it is also a false doctrine. Eh, kung wala tayong sinful nature, eh, bakit pa paparito si Jesus to die for our sake? To die for our sins and to pay the price of our sins? Bakit pa siya bababa? Eh, kung problema lang eh, sinful nature eh. Eh, kaya pala natin na magpakabait. Kung wala tayong sinful nature, at pwede tayong maligtas through, by doing good works. Eh, kaso kahit gumawa tayong kabutihan, wala rin. Parang maruming basahan lang. Bakit? Pupunta tayo sa impyerno, dapat, sana, kung hindi tayo na-born again. Kasi, we inherited that sinful, satanic nature na nakuha ni Adam kay Satanas at nakuha natin kay Adam. Yun ang dahilan kung bakit tayo, kung hindi na born again, we're on our way to hell. Yes. Kaya nga, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Eh kung wala kang kingdom of God, saka pupunta? Eh di sa impyerno. At pagdating ng judgment day, ililipat ka pa sa lake of fire. Iba yung hell, iba yung lake of fire. Iba yung city jail, iba yung munting lupa. Parang gano'n. So, kaibigan, kung hindi ka pa born again, eh, inaanyayahan ka ng Holy Spirit na ipanganak sa kaharian ng Diyos. Kung gusto mong maging anak ng Diyos, kailangan kang panganak sa kaharian ng Diyos. Be born again. Okay? Kung gusto mong lumapit sa Panginoon, I can help you. Manalangin ka ng ganito. Ano? Kung hindi mo sigurado ang iyong kaligtasan, pray with me. Pray this prayer. Taas mo ang iyong kamay, manalangin ka mula sa iyo, mula sa iyong puso, at bigkasin mo ng malakas. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatalikuran ko na po ang dati kong buhay. Gusto ko na sumama sa iyo. Gusto ko po, Panginoong Hesukristo, na ikaw ang maging aking Diyos, maging aking Panginoon, at maging aking tagapagligtas. Tanggapin mo po ako, Panginoon. Bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. At pagkalooban mo rin po ako ng iyong banal na Espiritu na siyang magiging kalakasan ko at kasama ko sa araw-araw. Panginoong Hesukristo, simula sa araw, sa gabing ito, ikaw na
ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya ako na ikaw ay namatay para bayaran ang aking mga kasalanan at muli kang nabuhay upang ako'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagtanggap mo sa akin sa iyong kaharian. In Jesus' mighty name be all the glory. Amen. So, mga minamahal, please, paggamit tayo sa Panginoon, share natin itong video na ito na kailangan marinig ng lahat ng tao. So, on part 2 po, Where on the Bed sa Tuesday. Ano po? So, God bless everyone. Lord, maraming po salamat. Pagpalain mo ang lahat ng kasama namin sa Bible Study sa gabi ito. At yung mga may prayer request, answered prayer na, Lord, in the name of Jesus. And those who are sick, healed in the name of Jesus. Maraming po salamat, Panginoon. May mga problema, Lord, i-comfort mo sila. Bigyan mo silang wisdom, knowledge, understanding. At magising sila na wala na yung problema nila, solved na. Maraming po salamat. Ikaw ang Diyos, the Almighty God, na walang limitation, at maging ang mga pangako mo sa amin, wala rin limitasyon. We believe your promises, Lord, and we believe that Jesus is the Lord God, the Savior of our life. In Jesus' mighty name, be all the glory. Amen and amen, amen. So, salamat po. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless everyone. God bless you all. Shalom.